Magandang buhay at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito, ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano po sagutan itong number 14 math question. What is the simplified form of the expression x plus 3 over 3x plus 9? Letter A, 2. Letter B, 3. Letter C, 1/2. And letter D, 1/3. So, pwede nyo pong i-pause yung video na ito and then try to answer. Later on, pwede nyo pong i-play ulit at tignan po natin kung tama po yung inyong sagot. Okay, so paano nga ba sagutan itong question na ito? What is the simplified form of the expression x plus 3 over 3x plus 9? Mean to say, isi-simplify po natin yung expression na yan. So meron po siyang numerator at meron siyang denominator. To simplify that one, ay kailangan ay i-cancel natin yung numerator at denominator. But in that case, wala po tayong makakancel. So, kailangan po nating mag-factors ng ating expression. So, sa numerator, x plus 3, ay hindi na po pwedeng i-factor yan. Ano po? Simplified form na siya. Kaya, as is po, x plus 3. Then, yung kanyang pong denominator, 3x plus 9, ay pwede pong i-factor yan. If you notice, yung 3x at yung 9 ay meron siyang common factor. Apply po natin yung common monomial factor. Okay. So, yung sa 3x, ang kanyang pong factors ay 3 times x plus ito pong 9 ay may factors po na 3 times 3. Okay. So if you notice here, sa dalawang factors po na yan, ay mayroon po silang common factor. Ito pong 3. Kaya yung dalawang 3 na yan ay we write as 1. Yan po yung tiyatawag niya common monomial factor. Okay. At yung other factors po nila, ay imumultiply po natin. Ito pong x at ito pong 3. So, pagsasamahin po natin yan sa loob ng parenthesis, kaya magiging x plus 3. So, yan po yung factor or factors ng 3x plus 9. 3 times x plus 3. Okay, so ilagay na po natin dito sa denominator yung factors ng 3x plus 9. 3 times x plus 3. If you notice here, yung pagitan ng 3 at yung x plus 3 ay multiplication. So kapag multiplication ang operation, ay pwede pong i-cancel. Ano po? So pwede pong i-cancel yung x plus 3 at yung x plus 3 sa denominator. Kaya ang natitira po, since na-cancel na po sa numerator, yung x plus 3 walang natitira, so lalagyan po natin ng 1. Hindi po pwedeng wala. Ano po? So 1 over yung remaining sa denominator na 3. So 1 over 3. Yan po yung simplified form ng x plus 3 over 3x plus 9. Okay, so tignan po natin sa choices kung anon po yung sagot natin. Letter A, 2. Letter B, 3. Letter C, 1/2. And letter D, 1/3. So yung sagot po natin kanina ay 1/3. And that is letter D sa ating choices. So kung tama po yung isagot, congratulations. Kung mali naman, ay better luck next time. So mayroon pa po ako mga i-upload na mga mathematics question. Salamat sa iyong panood. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po sa aking channel. O pagsagawon, kapag nag-upload po ako ng panibagong math question, ay manonotify po kayo.